Latest and updated Senate hearing kay Alice Goo, kaugnay sa Pogo Syndicate. Madam Chair, Senator, for the municipal administrator po, tumulong po siya nung nakaraan na election and doon sa businesses po. Hindi, ang tinatulong lang sa'yo ni Senator Joel, bakit mo siyang pinagkakatiwala na magpatakbo ng mga negosyo mo? He's not going into details regarding your businesses. Tinatanong lang bakit mo siya pinagkakatiwalaan na magpatakbo ng mga negosyo mo outside of you being the mayor of Bomban. Sen, for the businesses po, I invoke my right against self-incrimination. Again, I am telling you that it will not affect your pending cases before the courts. That's why you have to answer us properly. Sige na. Bakit mo siya pinagkakatiwalaan? For the businesses po, Sen, I refuse to answer po. Alam mo, dapat hindi go apelyido mo, Alice Sika dapat, eh. Alice Sinungaling. Madam Chair, Guawaping, ang tinatanong lang namin, bakit mo siya kinuha? Sabi mo, kinuha mo siya bilang municipal administrator dahil tumulong siya nung halalan, kaya mo siya kinuha. Pero nung kinuha mo siyang administrator, kinuha mo na din siya na mag-run ng iyong negosyo. So, ang tinatanong lang namin, anong relasyon niyo sa mo sa kanya? Bakit mo siya sobrang pinagkakatiwalaan? Kamag-anak mo ba siya? Sinagip ka ba niya sa buhay mo? May bumaril siya, hinarang niya yung katawan niya. Ganun mo siya pinagkakatiwalaan eh, buong buhay mo. So, we just wanted to find out. Kasi, kaya namin tinatanong sa'yo, this is in aid of legislation, we wanted to find out why a chief executive can actually do anything. Parang lahat pwede mong gawin. Si G at si Kat, nagulat dito sa Senado, sa pagdinig, pinapagawa mo na siya ng mga bagay na hindi na para sa munisipyo ng Bamban. And yet, sila ay nasa ka-payroll sa munisipyo ng Bamban. Ito, municipal administrator mo pa. Siya na yung talagang pinaka-representative mo sa buong Bamban. And yet, siyang magmamanage at siyang pumalit sa'yo bilang presidente nitong QJJ. So, we just wanted to understand. Bakit siya? Madam Chair, Senador, regarding kay G tsaka kay Kat po, nung time po na binigyan ko po siya ng instruction, hindi na po sila employee po ng munisipyo. Regarding naman po kay administrator naman po, tumulong po siya nung election at siya yung inupo ko pong municipal administrator po. And for the businesses po, I invoke my right against self-incrimination. Okay, alam mo, isa pang kasinungalingan na binanggit nyo dito. After watching this video, mag-comment lang, dahil ang iyong boses at paniniwala ay mahalaga para maimulat ang katotohanan. Ito ay para sa bayan. Sheila, Cassie, sabi nyo, Sheila, nung una, kayo lang ni Alice, ni G at ni Kat yung pumunta sa trip, no? Yung barkada trip ninyo nung Chinese New Year. Tapos, yung sumunod, nadagdag na si Cassie tsaka si Duan Renwu. Ngayon, tinignan namin yung manifesto ulit, binalikan namin, katabi mo nga Alice, kasi itong si Alexander Abrenike. Natatandaan mo ba yun? Nung nagbarkada trip kayo sa Taipei para mag-celebrate ng Chinese New Year, kasi kilala mo ba si Alexander Abrenike? Hindi po, Mr. Chair. Di mo siya kilala? Hindi po. Hindi mo natatandaan na kasama mo siya at si Duan Renwu at si Sheila at si Alice nung nagkaroon kayo ng barkada trip sa Taipei? Ito yung trip nyo sa Taipei. Hindi po. Sheila, nakalimutan mo rin yan? Pangatlo na to na nag-iiba-iba yung... Kasama po si... Opo. Alex. Opo. Kasama? Opo. Okay. So, sa pangatlong pagkakataon kasama na... Alice, kasama si Alex Abrenica. Bakit siya kasama dun sa barkada trip ninyo sa Taipei para mag-celebrate ng Chinese New Year kasama si Duan Renwu? Dun sa Taipei po na trip po, yes po, after Chinese New Year po yan, supposedly magano lang po kami, magsisimenting lang po kami.
And initially po, dapat mas marami pa pong mayor's office staff po kasama. However, na-canceled lang po. Si Duan Renhu naman po, sinama lang po ni Cassie dahil in-invite po ni Wesley po si Cassie. At hindi ka nagdeklara sa mga biyahe mo sa ibang bansa? Kasi dito ho, sa DILG records, Madam Chair, hindi rin diniklara ni dating Mayor Guo Huaping alias Alice na siya ay babiyahe sa ibang bansa. Bakit hindi mo diniklara ito? At hindi mo rin diniklara noon si Mr. Abrenica na kasama po ninyo? Kasi tinanong namin kayo kung sino-sino kayong magkakasama eh. Ngayon, pangatlong beses, kasama na si Mr. Abrenica. Baka sa ika-apat na beses, iba na ulit. Did you file travel authority? Did you ask for travel authority from DILG? Sen, opo. Lahat po ng pag-alis ko po, nagpa-file po ako sa governor's office po. Wala pong nakalagay dito sa list of foreign travel authority issued by the local DILG, Madam Chair. And I just wanted to show this at in the committee para lang po maipakita natin, no, Madam Chair. And I will wind up because my time is up and I have another hearing outside for the budget of DMW. I just wanted to put into the records, Madam Chair, na naging pogo infested country tayo for quite a while. And it's good that we're now putting an end to this. Pero hindi din po ito magwawakas kung hindi natin mapifigure out kung ilang mga LGUs pa yung mga na tinamaan ng Pogo pandemic. Sino kasama mo nung pumunta ka sa Sual? Wesley po. Wesley, kapatid mo? Ano ginawa niyo ron? Bakit ka pumunta sa Sual? Inibitahan ka ni Mayor Dong? Hindi po, ano, umikot lang po kami. Kaya tapos, nga, paano mo nga nalaman na may resort doon? Inibitahan ka ni Mayor Dong? Hindi po, magkikita niyo naman po eh. May, magkikita pero, naman po. Hindi, no, ano? Magkikita naman po. May ginagawa kasi that time na parang A-house po, A-frame na house po. Tinikman lang po natin. Alright, nung pumunta ka rin sa resort, magkakilala na kayo ni Mayor Dong? Opo, magkakilala po kami ni Mayor Dong. Pareho na kayo Mayor noon, no, at the time? That time po, opo. Ha? Opo. Wala pa kayong matamis na pagtitingin na noon? Your Honor, wala po kami dalawa relasyon. Okay. Okay, information obtained disclosed that sometime in 2022, there was a vessel aground in the vicinity of Sual waters. Correct? And said vessel has Chinese passengers who was then transported to Bamban, Tarlac, Pogo Hub using two buses owned by the municipality of Sual. And information obtained revealed that there has been a rumor circulating in their town that Kalugay, as mentioned by Senator Joel Villanueva earlier, pawned the town of Sual for 1 billion pesos, 1 billion pesos pa nga. Accordingly, he used some of the money to buy a helicopter which he gave to Go as a gift to impress her. Gaano ko totoo? Sino po ang ano nag-suporta sa inyo, no? I understand si former Mayor Feliciano, siya po ang tumulong sa inyo. Opo, Mr. Chair, sa mga leaders, sa mga ibang tao po siya po yung tumulong. Abali mga leaders niya nung tumakbo ka dahil baguhan ka, no? Ay pinrovide niya yung mga leaders niya sa iyo. Opo. Bali ikaw ay dating negosyante, no? Yung meron kayong farm, yung QJJ bago ka pumasok ng pagka-mayor, tama? Opo. So, gaano kayo kalapit kay Mayor? Sayang, Madam Chair, no? Since Mayor Feliciano, former mayor, he did not show up today. So, hopefully, in the next hearing, pumunta po siya. Because I'm interested, Madam Chair. At inisyuhan na natin siya ng subpoena, Senator JV, sa motion ng SP pro tempore. Thank you, Madam Chair. So, paano kayo nagkakilala? Nung nagne-negosyo ka pa, nung mayor siya, doon po kayo nagkakilala? Opo, Your Honor. Pinuntahan ko po, kung di po ako nagkakamali, pinuntahan ko po sa mayor's office. Nag-courtesy call po, then from there po, naging magkakilala at naging magkaibigan po.
Pero nung nag-last term po siya as mayor, kayo yung kanyang tinulungan. Paano naman naisip na kayo po ang tumakbo bilang mayor ng Bamban, gayon kayo po ay nanegosyo nung panahon na yon, kayo ay nasa farm? Bakit kayo po ang tinulak niya, hindi yung kamag-anak niya? Madalas kamag-anak eh, pero kayo ang napusuan ni Mayor Feliciano. Your Honor, hindi naman po tinulak. Last term na po siya and he's running for Congress. Ako naman po, childhood dream ko rin po talaga. And during the time po, tinanong po niya ako kasi he will be running for Congress po. And after a while po, nag-decide po ako to run for the position po. So ito yung first, ano nyo sa ano, no? Hindi kayo naging official kahit anong exposure from business, no? Kayo ay naging pinatakbo bilang mayor. Opo, tumulong po siya and together din po with the lineups din po, tinulungan din po ako ni former mayor po. Pero seryoso kaya siya sa pagtakbo niya? Sabi mo kanina, tumakbo siya bilang congressman, no, sa distrito dahil nag-last term siya. Seryoso kaya siya sa pagtakbo niyang congressman o baka naman gusto lang niyang makakuha ng campaign funds mula sa iyo? Dahil I understand, kayo ba nag-finance ang campaign ng buong team mo at kay Mayor Feliciano bilang congressman? Your Honor, negative po. Wala po akong minigay po sa kanya na any campaign fund. And I believe seryoso naman po siya kasi during the time po, very hard work naman po yung pagiging campaign po niya sa distrito po. Anyway, kasi na meron ako resulta dito, Madam Chair, nung 3rd Legislative District sa Tarlac, pangatlo po siya eh, no? Kasi kung seryoso siya, that mayor siya, incumbent mayor, sana man lang pangalawa, no, independent. So doon lang medyo nagdududa ako kung seryoso nga siya talaga sa kanyang pangampanya. He was a poor third doon po sa distrito, no. Dito po yung resulta ng halalan. Siyempre, siguro naawa ang sarili mo, pero siguro dapat maawa rin tayo doon sa mga naging biktima ng pogo. Ikaw ba ay mastermind o willing ka ba magsabi kung talaga meron nasa likuran ng whole operation na ito? Your Honor, hindi pa ako mastermind. Masasabi ko po, isa pa akong victim. Victim. So, ikaw ay biktima. O kaya, pawn. No? Ikaw ay ginagamit ng isang criminal syndicate, international group o crime syndicate. Your Honor, hindi naman po siya ginamit. If ever po, kung meron man po ako na itulong, ano po akong tao, helpful akong tao. Kung meron man po, yun lang po. Pero sa mga activities po na ginawa or sa mga allegations po, wala po akong kinalaman. Kasi Madam Chair, no, siguro sabi ko lang kay Madam Alice, no, tanong ko lang, kung kayo po tingin nyo sa gantong operasyon, kayo ba ay guilty or kayo ba most guilty o tingin mo meron pang mas guilty sa inyo dito sa ganitong operasyon? Hindi po ako guilty po. So, hindi kayo most guilty. Meron pang mas guilty. Kumbaga may mastermind pa talaga. Sige po. Your Honor, I think sa tagal po na investigation, alam na rin po ng committee po, especially chaired by our Madam Chairman, who's really at the back of everything po. Kaya ako natanong kasi, baka sa executive session, sana po sa uli, ay may pagkakataon pa kayong sabihin kung sino man yung talagang nasa likuran. Kasi nga, kung sabi mo ikaw ay biktima, maawa rin tayo sa mga naging biktima ng pogo, di ba? So, sa executive session, hindi pwedeng ilabas yun, no? Sa media, sa publiko. Alam, maintindihan namin kung ikaw ay natatakot, no? Dahil international crime syndicate po ito, natatakot ka para sa buhay mo. Para din mabawasan siguro yung kasalanan mo kung sakasakali sa executive session ay willing ka bang sabihin kung sino yung most guilty na sinasabi mo? Yes po, Your Honor. Madam Chair, so I wrap up. So I'm expecting that Ms. Alice Go will divulge
the real masterminds of the operation of this international crime syndicate. And then we'll be responsible for her safety. So alam ko naman natin, pero sana po masabi po niya sa totoo. So she said yes already. So we will just await for the executive session. Thank you, Madam Chair. Maraming salamat, Senator JV. I think it's the first time narinig ko na sinabi ni Guo Huaping na mayroon na tayong natutumbok sa buong kwento nung sino ang pinakamatataas sa likod nitong mga pogo sa Pilipinas. At yung isa pa namin gustong malaman, sino sa mga government personnel o officials ang tumulong sa pagtakas kahit for monetary considerations. So if at the proper time gagawa ng motion si Senator JV for an executive session, posible sa huling susunod at posibleng huling hearing, the chair will be very open to that. Pag-isipan nyo rin yan, Kuhuaping, maghingi ka ng payo sa iyong mga abogado para kung gagawin natin yung prosesong iyon, make the most use of it. Don't yes, waste Chair. The time, don't waste the opportunity, but yes, Madam Chair, thank you for Senator that. Chair. I will also, the proper time, make the motion for an executive session. And given the fact that Ms. Alice Goat just now, ngayon lang niya sinabi na talagang sasabihin niya, naawa na rin kami sa inyo. Bugbog ka na 13 hours, no? Nakakapagod din emotionally. So sana para sa mga biktima, sa mga biktima ka, lalo sa mga naging biktima, sabihin mo na rin, no, sa executive session. Thank you, Madam Chair. Thank you.